Ang pagiging dominante ni Anthony Davis. Iyan nga ang nagpahirap sa Houston Rockets. Si Anthony Davis ang pinakamalaking inaasahan sa Lakers, lalo na sa pagdating sa paghahari sa gitna at sa laban nila sa Houston. Nalantad nga ang katotohanan na hirapan ang Houston na manalo sa Lakers dahil si Davis ang nagmamando parate sa depensa ng Lakers sa gitna. Madalas na siyang nakakatapal ng bola sa kalaban dahil nga mas malaking mama itong si Davis. Sadyang napakalaking tulong ni Davis lalo na pagdating sa depensa. Kaya kung ikaw ang kalaban at titiraan mo nga naman sa harap-harap si Davis, talagang nakaka-intimidate siya sa ilalim. May iba ang forma ng tira mo kapag siya ang bantay at mahaba pa ang galamay niyan. Tasan ka lamang ng kamay, magdadalawang isip ka na lalo pat di ka naman ganong elite player. Kung sisilipin mo naman ang opensa, wala ka ding itatapon kay Davis. Madalas na ilista mo na kapag nasa kanya ang bola. Lalo pang mas malaki ang chance na may pasok ang bola kung nasa comfort zone si Davis. Yan nga ang ilalim. Gumawa siya ng 40 points. At ang kagandahan sa kanya, kung kalaban ka at kapag siya ay na-double team mo, nakakahanap ka agad siya ng mga shooters ng Lakers. At kagad nga naipapasa ang bola. Tapos hindi gaya dati, may mga legit shooters na ngayon ang Lakers. Kaya naman ang pasa ni Davis o ang mga kick-out pass ay hindi nasasayang. Nagkakaroon ng chance na 40-55% na pumasok ang bola sa tres dahil nga sa mga legit shooter nila. Yan nga ang kagandahan habang naglalaro si Anthony Davis sa gitna ng Lakers. Kaya naman nanalo ang Lakers kanina. At hindi kinaya ng Houston ang Lakers. Sadyang ang taas ng percentage ng Lakers sa points pagdating sa ilalim. Tapos ang dami pa nilang rebounds, defensive man o offensive. Kabaliktaran naman ito sa Houston. Kung ano ay kinaganda ng Lakers, masalimot naman ang nangyari sa Houston dahil nga may nagbabantay na Davis sa gitna ng Lakers. Ang pagiging dominante ni Davis sa loob, tapos ang pagkaka-lockdown defense ng Lakers kay Jalen Green at ang pagiging facilitator ni LeBron James ay ilan lamang sa susi upang makuha ng Lakers ang panalo at mapayuko ang Houston. Yan ang susubukan nating alamin mga idol, bakit at paano ba nasilat ng Lakers ang Houston Rockets. Tara na at pag-usapan natin yan pagkatapos lamang nito. Sa play na ito mga idol, makikita natin na talagang naging facilitator lamang si LeBron James sa laro ng Houston. Pagbigay ni Austin Reeves ng bola, binasa ni LeBron ang depensa ng kalaban. Hindi muna siya nag-dribble diyan. Hinarap ng depensa at tinago ang bola at nakatingin sa loob. Tingnan nyo naman ang gagawin dito ni Austin Reeves. Isang screen pala kay Wenyel. Umikot lamang siya at sabay labas sa 3-point area. Ang nangyari, naiwan si Wenyel sa ilalim. Nagulo ang depensa ng Houston at nakita naman ni LeBron na open si Wenyel. Agad na ipinasa ni LeBron ang bola at easy 2 points kay Wenyel. Gabriel. Dito naman mga idol, dito natin makikita kung gaano kagulang maglaro si LeBron. Gaya ng dati kay Austin Reeves ang bola, dahan-dahang bumaba dito si LeBron. Sabay screen sa kalaban, makikita natin na nailak ni LeBron James ang braso niya sa bantay ni Beasley. Dahilan upang maiwan at nagbabantay kay Beasley. At isang 3-point made ang pinakawalan. Wala nga nagawa diyan ang pagitong Houston matapos ang 3-point made. Napailing na lamang ang Houston at hindi na nagreklamo. Ganyan maglaro ang isang veterano sa loob na LeBron James. Hindi na iyan ganong nakikita ng ref dahil mabilis ang laro. Mga idol, sa huli sadyang walang naging pantapat ang Houston kay Davis. Masyadong mabagal si Shengun kay Davis. Kaya naman nagresulta sa pagiging dominante ni AD. Maraming points in the paint ang nagawa ni AD. At hindi lamang ang opensa, maging ang depensa ay napakalaking tulong ni Davis sa Lakers. Maalala nyo, nahirapan din si Davis sa laban nila sa Minnesota dahil nga malaking mama din naman ang bantay ni Eiffel Tower. Pero sa Houston, masyadong maliit para kay Davis si Sengun. Hindi ito naging sapat para mapabagal nila si Davis. Hindi na rin ako nagtataka kung kaya si Rui Hachimura ay naging dominante din. Dahil sa opensa at depensa na nagawa nito sa Lakers, panay slam dunk. At sa susunod na laban ng Lakers, Utah Jazz,
kung hindi mapipit muli si Davis ng malaking mama ng Jazz at magiging maingat at mautak naman si LeBron, may kalalagyan sila lalo pat naghahabol sa panalo ang LA Lakers. Yon mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Isitahin mo din ang ating Facebook page. Muli, salamat po. Ako si John. Ito ang Basketball Talk. Basketball Talk, ipapakita.